Mga ari-arian, negosyo at love life ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tinalakay sa Senate hearing. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinwestiyon ni Senator Rizza Ontiveros ang mga ari-arian, negosyo at pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo sa ginanap na pagdinig sa Senado kanilang umaga. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? Nag-start po ako mag-work po 14. Nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Itinanggi rin ni Guo na meron siyang mamahaling sports car na umano hiniram lang niya sa isang kakilala para sa car show sa Tarlac, pati love life ng alkalde na ungkat sa Senado. Because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. At wala rin po akong POGO business po, Your Honor. Habang sa Senator Win Gatchalian, kinwestiyon ang authenticity ng birth certificate ng alkalde, maging ang kanyang citizenship. Samantala sa Bamban Tarlac, maagang nagtipon-tipon sa munisipyo ang mga supporter ni Mayor Alice Guo. Uwa, mahal namin talaga si Mayor. Nalulungkot kami kung pag wala si Mayor. Sa gitna naman ng kontrobersiya, business as usual sa munisipyo ng Bamban. Tuloy-tuloy ang transaksyon sa iba't ibang departamento. Nakabantay din ang buong hanay ng pulisya sa lugar na wala pa raw natatanggap na direktiba mula sa DILG o NAPULCOM hinggil sa pagtanggal ng kapangyarihan sa alkalde na pangasiwaan ng Bamban Police. Normal naman ang peace and order sa Bamban, and at the same time we already gave an instruction to the Chief of Police to conduct an intensified police visibility. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.